Makasaysayang araw po. It's Xiao Time. 102 years ago, July 27, 1914, nairehistro ang kapatirang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan. Ang kapatiran ay tinipon ni kapatid na Felix Manalo sa paniniwalang ipinagpapatuloy nila ang orihinal na iglesyang itinatag ni Cristo. Ang kapatid na Manalo ay nagsaliksik ng matagal sa kanyang puso, konsyensya at Biblia matapos na iwan ang kinagisnang pananampalatayang Katolika upang makapagsimula ng kapatiran na sa kabila ng mga naunang pagsubok at pangaapi ay umusbong at lumaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. Mapalad ng kapatid na Manalo sapagkat nabuhay siya sa panahon ng mga Amerikano na nagpalaganap ng protestantismo, malayang pag-aaral ng Biblia at kalayaan sa relihiyon. Hindi naging ganoon kapalad ang isa ring Indiyong religious leader noong panahon ng Espanyol, isang hindi gaanong kilalang bayani, na nagtatag lang naman ng isang maituturing na charismatic movement na Katoliko pa rin naman, ngunit tinugis ang kanyang samahan. Siya si Apolinario de la Cruz, aka Hermano Puli. Si Apolinario ay sinilang noong July 23, 1814 sa Lucban, lalawigan ng Tayabas, ngayon ay Quezon. Isa siyang mistiko at bisyonaryo. Naniniwala siyang nakikipag-ugnayan sa kanya ang Inang Maria sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip at siya rin ay nakapanggagamot at marunong gumamit ng mga halamang gamot. Itinatag niya ang isang samahan, ang Cofradía de Santísimo Rosario noong 1832 na magiging Cofradía de San José y Voto del Santísimo Rosario noong 1837. Nagbuklod sila para lamang manalangin. Wala nang iba pa. Indio lamang ang maaaring sumapi sa samang ito at nakapagbibigay pa sila ng kontribusyon sa simbahan. Ang kanilang samahan ay kinikilala pa rin na sila ay Katoliko, ngunit hindi lamang ang Diyos ang kanilang iniibig. Ipinapakita ng Cofradía ang pag-ibig sa kapwa at pagdadamayan bilang magkakapatid. Gayun din ang pag-ibig sa sariling wika at kultura sa kanilang pananalangin ng dalit at pagtuturo gamit ang wikang Tagalog at pagyakap sa mga tradisyong sinauna tulad ng paggamit ng mga anting-anting. Ang kwento ng pag-ibig ni Puli sa Diyos, bayan at kapwa ay palalabas sa Setyembre sa isang bagong pelikula na kinatatampukan ni Aljor Abrenica bilang si Hermano Puli at Luis de los Reyes bilang kanyang tagasunod na si Hermana Lina, ang hapis at himagsik ni Hermano Puli, sa direksyon ng isa ring Quezonia na si Gil Portes at sa produksyon ng T-Rex Entertainment. Ang historiador na si Rina Bongkokan ang historical consultant. Kung si Puli ay nabuhay lamang sa panahon ngayon, maaaring lalago pa ang kanyang samahan, subalit tila walang karapatang pantao ang mga Indio noon. Dahil Indio lamang ang kanilang tinatanggap at mayroon silang mga gawing sinauna na hindi may tuturing na Katoliko, sila ay pinaghinalaan ng mga Espanyol at nilusob. Minasaker dahil itinuring silang erehe o tumalikod sa simbahan. Si Puli ay hinatulang mamatay sa isang paglilitis na walang due process. Isang karato lang inilagay sa ulo ni Puli. Ako si Hermano Puli, isang erehe, huwag ninyong tutularan. Ang kwento ni Puli ay kwento ng isang Pilipinong Katoliko, ng isang Pilipinong banal at isang Pilipinong bayani na noon pa man ay pinaglaban ng kalayaan sa pananampalataya at pagkakapantay-pantay at kalayaang magmahal na tinatamasa natin ngayon. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Xiao Time.